sa issue ng cosplay, what do you want with that? Kasi I'm seeing na na mag-issue ng commitment order. Yung kasi last time, pero yun yung non-readable offense niya. Ngayon, there's a quandary for the force of also the PNP. Kanina ba dapat siya malabas na kulong? It's not up to us actually, sir. It's up to the courts. Preference in terms of maybe safe? Kung saan po maaaring safe. Meron po kaming kahilingan noon na under military custody, pero hindi yata na pagkulia. Ang amin lamang po, kinilala naman po ng ating Korte Suprema that self-preservation is the supreme law. Yung pagtatanggol sa iyong buhay, ay kami naman po ay kung anong iuutos ng hukuman ngayong nag-surrender na po si Pastor Kibuloy, hindi po nahuli ha, sinurrender. Sorry ha, Secretary Abulos, mali ka ron ha. Ay isusundin po namin because he's now under the jurisdiction of our courts. Okay lang kasi si DJ? Basta po secure siya. Pag inutos po, syempre gagalangin po natin inutos ng hukuman. Although, we will still try to find a way to protect the life and safety of our client. So, what do you mean by that? Syempre po, pwede kaming maghain ng mga motion, baka merong mga ibang mga measures to undertake para hindi naman po siya malagay sa kapahamakan. Kasi hindi naman po dahil siya si Pastor Kibuloy o kung sino man. Ang estado po, ang ating kapulisan ay may tungkulin na protektahan ng kaligtasan ng kahit sino mang tao, kahit sino mang bilanggo na may panganib, dapat po pinoprotektahan. Hindi po ito special treatment. Kaya lang, may ibang circumstances, syempre, na hindi naman natin maikakaila with respect to Pastor Kibuloy. Sir, paulit na lang, ano specifically yung prayer sa petition ito kayo ngayon na hindi natin sa SC? To enjoin po yung mga acts ng mga ating mga kongresista. May kongresista, I mean Congress, composed of the upper chamber and the lower house, na hindi na lumalabag po doon sa right to remain silent at right against self-incrimination. Yun lang naman po. Yun lang naman po hinihiling namin pagsunod sa saligang batas sapagkat ang atin naman po mga mambabatas being public officials, when they took an oath nung nanalo sila, they swore to uphold and protect the Constitution of the Philippines at lahat ng batas ng Pilipinas. Sana po yun ang masunod. So madaling sabi, sir, kapag in-insist na na-resource speaker na yung self-incrimination at pinito na po ulit tayo. Opo, lalong-lalo na po ngayon ng iba na sitwasyon. Hindi lamang qualified human trafficking, which is a capital offense. Meron pa siyang 84 or 87 counts of money laundering. Hindi pa pinin po namin nakikita yon. So, not having seen these indictments or these complaints, paano namin malalaman kung anong iiwasan namin sabihin niya? So, with that, in-input na lang yung right to remain silent. At ito naman po yung nasasaligang batas. Hindi po dapat ginamasama ng kahit sino ang pag-input, ang paggamit ng isang tao sa constitutional rights.